sa mga balitang mainit na pinag-uusapan, mga pangyayari na pinagkakaguluhan sa social media, mga kakaibang balita, trending ngayon. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nakikinig ng DWIZ 882. Magandang umaga, gabi, tanghali, madaling araw sa inyong lahat, saan man kayong panig ng bansa naroroon. Ayan, part. Ayan, mamaya-maya makikita niyo yung partner ko. Pero sa ngayon ay maraming salamat po sa patuloy na pagtutok at pagsubaybay dito sa programang Trending ngayon. Siyempre, lagi tayong nandito, Tuesday hanggang Thursday. Huwag niyo pong kakalimutan yan dahil lagi kaming nandito para sa inyo. Dito niyo lang maririnig at mapapanood ang mga trending at viral stories na nakalap ng aming himpilan. At syempre ngayon, kami pa rin ang inyong laging ka-trending at nakakasama tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ako po, si Mara Valle. At ako naman po, si Rashid Locsin. Sabayan pa rin tayong napakikinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensen, 95.1 Home Radio Naga at 92.3 Home Radio Legazpi. Ayan, at syempre partner, napapakinggan din tayo sa RPN DZBS Baguio, DXKT Davao, DCKI Iriga, DXXX Zamboanga at DXKS Surigao. At tayo po ay napapanood via test broadcast sa digital free na IZTV. Ayan, at syempre available din po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang na i-scan ang inyong digital TVs at channel boxes upang mapanood ang IZTV. Ayan, partner. Syempre, hindi din tayo mawawala sa mga gusto naman po talaga na mas mabilis ang access. Pwede niyong i-download ang aming DWIZ app na DWIZ 882. Ayan, correct. At syempre, sa mga nakikinig sa mga radyo na mga pauwi, pwede silang makibahagi sa ating text line na 0999-376-6768. Ayan, pwede rin kayong pumunta sa aming website sa www.dwiz882am.com. O, di ba? Kahit saan man kayo naroroon at napadpad, abay, pwedeng-pwede nyo kaming puntahan saan man sulok ng bansa. O, di ba? Saan man sulok silang bansa. Oo. Tama ka dyan, partner. Dito nyo mapapakinggan ang mga malalaking balita. Siyempre, dahil pinag-uusapan natin ang mga malalaking balita, siyempre, puntahan na natin ang ating mga Ronda at Metro Patrol. Metro Patrol Report! Unahin na natin mula sa Malabon, tanggap tayo ng ulat mula kay Danny Cruz. Magandang gabi, Danny. O sige, babalikan natin mamaya si Danny. Pero ngayon, partner, bago tayo tumungo ulit sa ating mga Ronda at Metro Patrol, ay bumati muna tayo. Ayan, partner, baka may babatiin ka from team... may sariling team. Yes, of course. Ano ba yan? Sabi ko hindi ko gagamitin yung word na yun. Ay, sorry. Eto na nga. Eto, batiin muna natin dito sa... Ito pa lang yung lumalabas sa Facebook comments. As ko, eh, si Miss okay Emma Redaha. Ayan. Okay, si Miss Emma. Sige, okay. Meron dito tatlo pa. Si Ro... Uy! Yun ay, kilala ko na yan. Sabi pa lang, kilala ko na yan. Hi sa aking kumare, Kiss. Ang gundo. Nag-ano sila, ewan ko kung may something sila sa office nila. Buklo for the ayos. Ang ganda. Ay, ang ganda mo for the person. Hello po. Hello, Ro, unharassed ang aking lovey-lovey. Lovey-lovey kumare. Ayan, kay Andrea Jong. Ayan, konbanwa, Miss Mara and Miss Rashid. At kay Miss Tizen B. Roman. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pag-antabay at laging panonood, pakikinig dito sa DWIZ 882. Pero bago tayo tumungo ulit sa ating mga babatiin, syempre marami yan, mga Team Cavite, Team QC, everywhere, all over the world. Yes. Punta na muna tayo sa atin, eto na talaga, ating Ronda at Metro Patrol. Metro Patrol Report! Balikan natin si Danny Cruz mula dyan sa Malabon. Magandang gabi, Danny!
Wala. Ayun, okay na. Good evening, Mara Rashid. Tatlong katawang naaresto sa Baybas operation ng Malabon Station Drug Enforcement Unit. Ito'y sa kahabaan ng Banana Road sa Barangay Putrero sa lungsod ng Malabon. Ayon kay Police Colonel Albert Barot, sa report na kanilang tinatanggap, nagbalik na naman ang talamak na bentahan ng droga sa lugar. Sa matagumpay na Baybas operation ng SDEU na pinamunuan ni Police Staff Sergeant Edison De La Cruz, nasa kote ang tatlong sospek na sina Violeta Isip, 51 taong gulang, residente ng Barangay Lungos, Marinette Carino, 35 taong gulang, at si Alan Bautista, 38 taong gulang. Ang dalawa ay pawang nakatira sa nabanggit na barangay. Na-recover mula sa sospek ang 5 piraso ng transparent sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, 1 piraso ng 500 peso bill na ginamit bilang Baybas money. Sinampana ng kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ang tatlong sospek, possession of dangerous drugs ng Article 11 ng RA 9165. Sinabi ni Police Colonel Albert Barot, malaki man daw o maliit na sangkot sa bentahan ng ilegal na droga sa lungsod ng Malabon ay kanilang tutugisin upang hindi na makapambiktima pa ng mga residente ng lungsod. Yan ang update. Metro Patrol Donny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC. Maraming salamat, Sir Danny Cruz, mula dyan sa Malabon. Samantala, nakuha naman natin ang ating Ronda Probinsya. Ronda Probinsya! Nakuha tayo ng update mula sa Ilocos Norte kay Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Yes, magandang gabi kasamang Mara, kasamang Rashida. Napag-usapan ang iba't ibang bagay sa pakikipagpulong ni Gobyerno Macho Marcos Manutok sa mga mayor dito sa Ilocos Norte. Pinakamatagal na pinag-usapan ng gobernador at ng mga mayor sa lawigan ang problema ng mga kababayan sa bayad ng kuryente. Ayon sa gobernador, itinimanag niya sa mga mayor ang ilang detalye ng ginagawa nila ni na Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos, ang mga kasapi ng sanggunyang palawigan at pati na rin ang dalawang diputado sa lalawigan. Niyag niya na may progreso na rin sa kanilang mga ginagawang hakbang, ngunit kailangan lamang ang sapat na panahon para makita at maramdaman ng mga kababayan. Maliban dito, sinabi niya na ipinaalam din sa kanya ng mga alkalde ang mga nasira sa kanilang nasasakupan sa pagsalantan ng Bagyo Florita. Dahil dito, ipiniwanag ni Gobyerno Manutok na inalam na rin niya kung ano ang kailangan gawin pa ng pagpapaalala o pagpapaalala niya sa mga alkalde na hindi pa tapos ang tag-ulan. Balita mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat at hindi lang may tudong lakas, DWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo, mula naman dyan sa Ilocos Norte. Samantala, dako tayo sa Bicolandia. Alamin natin ang balitang hatid ni Melvin Machado. Magandang gabi, Melvin. Ay magandang gabi, mariing kinundina ng TNP Bicol sa pamumuno ni Police Brigadier General Rodot Dimas ang patraydor ang pagpaslang kay Police Executive Master Sergeant Israel Rebusura na tinambangan umano ng mga rebelding NPA sa Purok 2, Sito Cagduyong, Barangay Hinabla, Pilar Sorsogon, Dagong, alas 6 ng gabi kagabi. Ay sa ulat, pabalik na ng Pilar Municipal Police Station ang biktimang police mula sa pagbisita sa kanyang pinapagawang bahay ng tambangan at ratrati ng armadong grupo na agad itong ikinasawi. Nakagantip pa umano ng putok ang police ngunit mas marami ang kalaban. Itinasang alerto ng PNP Bicol upang palakasin ang kampanya laban sa iba't ibang krimen sa riyon. Nagpaabot naman ng labis na pagkalungkot at pakikipagdalamhati ang PNP Bicol sa naturang pangyayari. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIZ. Maraming salamat, Melvin Machado, mula dyan sa Bicolandia. Samantala, punta naman tayo ng Central Luzon. Kuha tayo ng update mula kay Johnny Gole. Magandang gabi, Johnny. Yes, magandang gabi. Kulang sa 13,000 mga estudyante para sa pampublikong paaralan dito sa Central Luzon na nabigyan ng ayuda nitong Department of Social Welfare and Development o DSWD sa tinatawag nilang programang Student in Crisis Situation. Ito ang inulat ni DSWD Undersecretary for Special Project Eduardo Cunay kaugnay sa patuloy na distribusyon sa iba't ibang mga probinsya at lokalidad dito sa Gitnang Luzon. Base sa talaan ng Policy and Plans Division ng DSWD Central Luzon,
sa unang batsa ng pamamahagi ng ayuda na sa 3,911 ang kanilang nabigyan noong Agosto 20. Kasunod dito ang 8,969 na nito namang nakalipas na linggo. Narito yung mga talaan ng mga lugar sa gitna Luzon na tumanggap ng cash assistance mula sa DSWD, Nueva Ecija, 1,876. Bulacan, 1,759. Zambales, 1,385. Pampanga, 1,348. Aurora, 1,207. Tarlac, 833. At Bataan, 561 student. Ayon dito kay Yusik Puna, kaya naging mabilisan niya itong distribusyon. Dahil na rin ito sa tulong ng lokal na pamahalaan, partikular sa mga probinsya at mga alkalde ng bayan, sa pakikipag-antabay na rin itong mga provincial city at municipal DSWD office. Ang mga estudyante mula sa elementarya ay tumanggap ng 1,000 pesos kada isa. Sa high school, 2,000 pesos bawat isa. Sa senior high school, 3,000 pesos bawat isa. At mga yung estudyante sa kolehiyo at mga vocational student ay tumanggap ng 4,000 pesos bawat isa. Ayon dito sa programa, hanggang 3 estudyante na kwalipikadong pamilya o para sa mga kwalipikadong pamilya ang saklaw ng nasabing cash assistance mula sa DSWD. Samantala, sa ibang balita, may bago ng police sa provincial director itong lalawigan ng Nueva Ecija sa katauhan itong si Police Colonel Richard Caballero. Pinalitan nito si Police Colonel Jess Mendez na halos 7 buwan lamang na nagiging officer in charge ng nasabing PNP office. Sa simpleng seremonya, dinanuhan itong si Police Brigadier General Jerry Diarez, Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office 3. Tinuri nito ang mga naguang police accomplishment ni Mendez sa kabila umano ng maikli niyang panunungkulan sa lalawigan ng Nueva Ecija bilang pinuno ng polisya. Samantala, si Caballero na dating Administrative Resource Management Division of Area Commander Northern Luzon, bago na italaga sa nasabing posisyon, ay nagpasalamat din sa pagtitiwala sa kanya na hawakan niya itong bagong tungkulin bilang pinuno ng Nueva Ecija PNP. Pinuri rin niya itong accomplishment ni Mendez na anya kung hindi man niya ito malalampasan kahit mapantayan lamang niya ito. Base naman o binasa naman itong si Biaris ang tagubilin ni Police Director General at PNP Chief Rodolfo Azorin Jr. Para kay Caballero na ipairal ang kasalukuyang prioridad ng pambansang pulisya na palakasin pa itong police visibility, mobile patrol sa palakasin ang anti-criminality campaign, patuloy na pagtugi sa mga wanted criminals at implementasyon na sa programa ng national government sa napinamagatang to end local communist armed conflict. Ang lalawigan ng Nueva Ecija ay dito sa official ay isa sa mga lalawigan dito sa Central Luzon na may problema pa sa insurreksyon. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat, Sintilang Ito, Dulacas, DWIT. Maraming salamat, Johnny Gole. Mula naman dyan sa Central Luzon. Ngayon naman, puntahan naman natin ang Bataan. Alamin natin ang balitang hatid ni June Bringola. Magandang gabi, June. Maulang gabi, nasa mahigit na 800 ang bilang ng mga eskolar ng Bataan sa Bayan ng Hermosa ang tumanggap ng tig 5,000 pesos bawat isa per semester. Ang napamimigay ng kanilang ATM cards ay ginanap sa covered court ng naturang bayan. Ayon dito kay Mayor Jopet Into ng Hermosa, ang mga ito ay mula sa mga pampubliko at pribadong kolehiyo sa loob at labas ng Bataan. Sila yung mga nagpasa ng kanilang mga requirements through online na ang grade point ay average ay nasa 2.5. Ayon pa rin dito kay Mayor Inton, nagsimula ang eskola ng Bataan noong panahon ni late Governor Congressman Tet Garcia na mas pinaigting pa ng panahon naman itong si Governor Abet Garcia na ngayon ay congressman ng 2nd District ng Bataan. At ngayon naman ay mas pinapalawak pa ito ni Governor Jovet Garcia, katuwang naman itong si Vice Governor Chris Garcia. Jun Bringla, nagulat sa Impila Metodo Lakas, DWIC. Jun Bringola mula dyan sa Bataan. Samantala, partner, may humahabol sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! Yan, kuha tayo ng update mula naman sa Rizal kay Tata Ray Abelia. Magandang gabi, Tata Ray. Maraming salamat po at namigay naman ng libreng bisikleta
nakaloob ng dating mayor ng bayan ng Kalintarsal sa kanyang naturang bayan. Nagit na 56 na mga naturang mamayan ang nabigyan ng libreng bisikleta ni dating mayor Atty. Kate Nieto. Ang biyayaan ng mga naturang libreng bisikleta ay patuloy na yung mga masyuting napili ay pauna ng mga naturang mga construction na workers, mga security guard, workers student, mga dialysis patient at marami pang iba. Nakapasok din sa naturang Facebook ng naturang mayor ang mga skin shot ng mga naturang winner para sa kanilang pinili upang makatagap ng libreng bisikleta. Upang makuha na sabi nga ang naturang premyo, amari lang magtungo sa tanggapan ng naturang alkadet, anabi lang si Miss Mary Mollion. Sa panahon ngayon, napakakailangan ng bisikleta sapagkat ang hypertraffic naman, din lamang sa insiya, lalo sa Rizal, ay napakabigat. Kaya ang bisikleta ang iniging pangailangan ng mga naturang mga trabador. Yan natin yung sabit mula sa lalawig na Rizal. Pamitin patrol, tataray, yari ko na sa Bilyano Gold Simple ang Mente de Local Seed, WI. Ayan, maraming salamat, tataray, at sa ating mga ronda at Metro Patrol. Yan, partner, ngayon naman, ituloy na natin ang pagbati. Ang ating batian session. Oo, kasi ito lang ang oras natin for bati, di ba? For the party, ang fur zone. Ito na nga, partner, babatiin ko ang isa sa aking mga closest friends. At tagal ko na rin tong kaibigan since high school. Ay, taro, yung tagal naman ang friendship yes, niyo. Yes, of course, hindi ko lang alam hanggang kailan. Ayan, happy watching and happy listening kay Kevin Carlo Kaide, nandiyan din yan sa Noveleta. At since nasa Noveleta na rin ang pagbati ko, babatiin ko na partner. Sige, go na partner. Kabite, syempre sa pangunguna. Ay, pangunguna. Nandiyan yung aking daddy, si Chief Engineer Manuel Valle, yung aking mommy, si Elvie Valle, at yung mga kapatid ko, si Manu at Mavi. Yung team mo, partner. Oo, partner, parang pinapabati. Binabati ko pala yung pinsan ko. Yeah, my cousin. Sino ka dyan? Happy birthday, Van Ashley Salazar. Dyan yan sa ano, sa, oo, kaya ko to, di ba? Batangas. Sa Santo Tomas, Batangas. Ayan, ang pinupuntahan namin every, minsan, pag Christmas. Ayan. Happy birthday. Oo, di ba kinaya, birthday. Happy. Oo. Happy birthday, Van. Wish you all the best and honor student siya. Wow, congratulations. See you soon. Ayan. Sana maabot mo lahat ng pangarap mo sa buhay at sana dumami pa ang birthday mo. Ayan. Happy birthday. Happy, yan ang gusto ko sa iyo. Happy birthday! Oh, diba? Thank you so much. At kay Ate Arn Mendoza, dyan naman sa Olongapo City. Hello po! Oo, kasi nag-message siya sa akin. Kinongrats niya ako. Yung mga pamangkin mo. Oh, yung pamangkin ko pala, Baby Alex and Baby Felix. Kahit 6 years old ka na, baby ka pa rin sa akin. Ayan, I love you all. Yay! Ikaw, may babatiin ka pa ba dyan? Ito dito sa ating Facebook Live na magandang gabi raw po sa lahat. Sabi ni Ms. Zoraida Calumente ata to, no? Kasi nakabalik yung name. At saka si Ma'am Zoraida. Good evening, mga madam ganda. Ayan, ang gusto ko. Pinaganda ako itong araw. Hindi kompleto araw pag hindi kami natatawag. Yeah! Di ba? Kailangan, ano, hindi mawawala yung madam. Tapos may kakasunod. Pero ewan ko na lang, ha? Kahit walang madam, basta may... Oh, alam mo na. Sino pa partner? Kasi parang hindi lumalabas dito sa akin, no? Ayan partner, sa ngayon ayan pa lang ang ating mga conversation. Pero syempre habang tumatagal yan at magkikwentuhan na tayo ng trending news natin, eh talaga namang inaasahan natin ang pagbugso niyan. Oy, wow! Pagbugso! Sino ka dyan? Ayan, thank you. Thank you din pala sa 21,000 viewers namin dyan. 21 million. Don't claim it, di ba? Ay, meron pa pala. Nagpapagyati si Ishi Pishi. Ayaw! Hindi ko alam yung name ni Ma'am. Ni Mami Ishi-Pishi. Ng mami ng ating communication assistant. Oo nga pala. Akala ko itatype niya dito sana yung birthday. Sana tinatype kasi nung Isha. Ano ba yun? Ayan, happy birthday happy birthday po. Happy birthday. Yan! Happy diba talaga itong gwapong-gwapong Piolo Pascual natin here? Di ba? Pero, ayan na yan. Ay, sige, ikaw na may gusto niya, ha? No, Sally Panlilio na mami po ni, ano, ni Patricia. Ni Ana Patricia Panlilio. Ana Patricia. Happy birthday! Happy birthday po! From
from your DWIZ family. O, di ba? Hindi mo kinaya, DWIZ family. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating mga trending at viral stories, ay syempre bibigyang daan muna natin ng ilang paalala ng ating himpilan. Magbabalik pa rin po ang programang Trending Ngayon. Trending Ngayon. Trending Ngayon. Muli pong nagbabalik ang programang Trending Ngayon at kami pa rin ang inyong kasama at laging ka-trending. Ako po, si Mara Valle. At ako naman po, si Rashid Loxin. Ngayon naman, bago tayo magpatuloy pala sa ating mga trending, may bumahabol pala sa ating Facebook comments. Yes, ayan. Ang daming ano dito, partner comments na talaga namang binabati rin ang ating mga Metro at Ronda Patrol. Nangunguna dito, si Miss Andrea Jung. Ayan, Kuya Jun Bringo. Loko! Sipag mo, ah. Magandang gabi po, Tata Ray. Ingat po. Ayan, si Miss Tizen Viroman. Sabi niya, early morning and late night reporting pa din. Yan ang masisipag na reporter. Keep true. Safe daw po. Ayan, magandang gabi mga ka-IZ. Sabi ulit yan ni Miss Andrea Jong. Ingat po kayo dyan. Sabi naman dito ni Sir Obi Bakilio. Sabi, maayong gabi. Miss Mara at Miss Rashid, John Panopio. Ayan, si Sir John, nanonood daw via DWIZ app. Bongga. O, diba? Oo. Meron pa dito si Rox Fernandez, watching from Norway. Wow, hello. Hello from Philippines. We're going all the way to Norway. Yo! Hindi ko alam kung sabi, ginagawa mo, T. Oo. Ayan, kay Zoraida, ano to? Talo. Ano ka, Lumente? Yes. Oo, sabi niya, mabuhay, be safe. Tama, always be safe. Ang ulan kanina. Totoo, tsaka yung kidlat po. Ay, taray, parang ano naman yan, iba yata yan. Parang yung start ng mga pelikula ng ano. Oo, di ba? Yung mga 90s yan. Correct. Yung mga barilan, yung mga gano'n. Pero ayan po, mag-ingat kayo, maulang gabi nga sa lahat. Dahil patuloy ang pagbugso ng ulan dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Kaya madulas po ang daan, kaya keep safe everyone. Ayan. Pero eto na nga partner, puntahan na natin ang ating mga trending stories. Trending Ngayon. Trending Ngayon. Eto na nga partner. Eto na nga. Trending Ngayon. Eto na nga partner. Nakakatuwa naman dahil viral ngayon. May nag-viral na isang teacher. From Calamba. Calamba. Yeah. Yeah. From Calamba, Laguna, you know? Calamba, Laguna. Yeah. So si Charles. Yeah. Oh, sa agent. Yan. Yan ang gusto ko sa'yo, di ba? Eto na nga, partner. Viral ngayon ang isang teacher mula sa Calamba, Laguna, kung saan naglungsad o nagbukas ng kanyang sariling version ng community pantry. Oh, wow. Alam mo, nung pandemic talagang yung community pantry na uso yan. Lalo na dyan sa QC na unang parang naglunsad din sila ng community pantry. Yes, of course. Pero yung time na yon parang nasa letter M na lugar kasi yun. Hindi ko alam kung maginhawa street yata yung naglunsad netong community pantry. Mm-hmm. Kasi alam ko nagawaran din siya ng awards regarding doon. Kasi totoo naman, sa mga katulad na mga nasa tawag neto, mga kapuspalad nung mga times ng pandemic, talagang malaking tulong to. Diba? Totoo yan. Kaya malaking tulong talaga yung pagbukas ng mga community pantry that time. Kaya congratulations sa lahat ng mga... At saka, gusto ko lang sila congrats kasi nung panahon na to, pare-parehas lang tayong medyo, alam mo yun? Nagigipin. Oo, diba? Lahat. 50-50 kumbaga. Kaya may mga tao pa rin talagang bukal sa puso na magbigay. Correct. Diba? Nakakatuwa lang. Pero eto na nga, iba tong community pantry niyang teacher mo sa Calamba, Laguna. Ito ay tinatawag na classroom food pantry. Sabi ko food pantry. Bakit? Kasi bawal na gamitin ng F sa Filipina at Filipinas. Yeah. Pero ito, tinawag nilang food pantry. Classroom food pantry. Ito ay para sa mga walang baon. O diba, nakakatuwa. Sabi dito, ay kinilala ang teacher na ito na si Christian Marlon Obo, isang MAPE teacher sa Kapayapaan Integrated School sa Calamba City na nagtatrabaho na siya dito for 9 years. Wow! Ayon sa teacher, initiate niya daw na itong project na ito para hindi ma-distract
o mamroblema sa kanilang kumakalam na sikmura ang mga estudyante na hindi makapag-concentrate sa kanilang lesson sa araw-araw. Correct. Oo. Nakakatuwa. Totoo. Sinabi pa ni Christian na isa sa mga dahilan niya kaya minsan hindi pumapasok ang mga estudyante. Alam mo, real talk to. Totoo yan ha. Na hindi pumapasok ang mga estudyante sa paaralan ay dahil walang baon. Kaya ngayon niya sa mga estudyante na may problema o walang baon, huwag kayong mag-alala dahil nandiyan si Teacher Christian. Actually, ngayon ka lang naisip yung line na yun. Kasi iba yung sinulat ko dito. Yan. Wala silang magiging problema dahil may food pantry naman daw. Ang kay Teacher Christian pa, nag-ambag daw umano ang kanyang mga co-workers na ibang teachers ng tig 3,000 pesos para matupad itong proyekto nila. Actually, nung nagkaroon ng pandemic, tapos dun siguro pre-pandemic tapos going to pandemic situation COVID pandemic situation. Nag-aano talaga sila ng project na ganito. Doon naman sa mga bata na talagang karapat dapat na mabigyan ng mga school supplies, tsaka mga shoes. Yung alam mo talagang alam mo 'yun, yung mga batang kapuspalan. Totoo. Kasi may mga ganoon naman talaga, 'di ba? Oo. At saka maswerte itong mga bata kasi totoo eh, tama kasi sinabi mo na talagang real talk yun. Totoo. Yung mga estudyante na hindi talaga nakakapasok. Na hindi mo pwede kasi sabihin baon lang yan kung talagang totoo. Gusto mag-aral. Mag-aral hindi eh. Kasi papasok ka, wala kang baon. Hindi ka kumain din pagpuntang school. Ano iisipin mo? Imbis na natututo ka, iisipin mo sakit ang siyang ko. Oo, hindi ka makakapag-concentrate talaga, di ba? Kaya nakakatuwa at saludo po kami sa lahat ng teacher na katulad ni Teacher Christian. Kasi for sure, marami ring teachers na ganyan eh. Si Teacher Christian lang yung nakapag-anuhan natin ngayon. Oo, totoo. Diba? Pero maraming teacher din, di ba? Yung graduation, pinahiram ng shoes, di ba? Kaya marami talagang nakakatuwa lang na sabi niya kasi, partner, may background pala to. Gusto ko lang i-share din. Kasi ito yung pinakabuod lang eh. Yung pinakabuod lang nung story. Pero sabi niyang ganun, kaya lunsad siya or nagbukas siya ng food pantry sa classroom. Kasi nung bata daw siya, isa din siya sa mga estudyanteng walang baon sa eskwelahan, pero pumapasok pa din. Alam mo, naranasan ko din yan eh. Talagang own experience ko po, nung elementary, tsaka nung ano, minsan talaga pumapasok ako ng walang baon. Kasi yung mami ko, single parent siya that time. Ngayon, nung time na yon, lagi siyang wala sa bahay. So parang kaming magkakapatid, parang kailangan namin maging independent. Pero one time kasi, pumapasok talaga kami na walang baon. Kahit walang kaming baon, pumapasok kami. Ngayon, nung nandun ako, grade 5 ako neto, nandun ako sa school, nag-e-exam kami, yung window mat, yung window cards. Parang yung may butas lang na square yun. Oo, pinatapos lang ako mag-exam, parang magsagot. Tapos dumating yung mami ko na naka-mountain bike. Tapos yung time na yon, hindi kasi ako nagbaon, mga 3 p.m. the time na talaga. Grade 5 ako. Pinalabas ako ng teacher ko, akala ko may kasalanan ako. Yung pala, may dala yung mami ko na lunch. Sabi niya ganun. Pumapasok po kasi yan, hindi, talaga sinabi niya dun sa classroom namin. Hindi ko alam kung may ako. Ang galing ng mami ko. Kaya hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Kaya sabi niya ganun, pumapasok po kasi yan na walang baon eh. Kaya, pwede po bang pa-excuse mo na kasi nagdala siya ng pagkain. Pero natapos mo yung window card mo. Oo, partner. Siyempre. Oo, kahit ganun talaga pag sigurong may determinado kang makapag-aral, ganun. Sa ito ay sa akin lang naman, baka kasi mamaya may matamaan akong mga estudyante or ano. Pero ito po ay own experience. Totoo yan ha. Kahit itanong niyo pa sa mama ko. Oo. Pero ayun, in-excuse niya ako tapos kumain ako dun sa may waiting area. Oo. Di ba pagpapasok ka ng gate, parang may mga waiting area dun. Dun ako kumain. Kaya talagang alam ko yung pakiramdam ng mga estudyante na walang baon. Minsan naman, syempre hindi naman laging meron. Di ba? Kaya nakakatuwa lang, wait lang, kaya nakakatuwa lang na may mga teacher na katulad ni Teacher Christian na nakakapag-provide kahit sa maliit na, alam mo yun, simple way. Oo, diba? Simple way yun sa iba, pero kung iisipin mo, malaking bagay yun sa mga estudyante na matutulungan nun. Tama ka dyan. Kasi kahit naman yung mga, sabihin mo na may pera, nag-aaral sa private. Totoo. Kasi si itong teacher, di ba, hindi naman siya sa private nag-aaral. Oo. Public. So sa public kasi, ma-anticipate mo na most of the time,
Pero most of the time, pero kasi integrated school eh. Hindi pala natin sure. Pero yun, pero ibig sabihin, oh, ano man, ito man si sir ay nasa public or private, mapuprove mo lang na may times at times na ang estudyante kay public, kay private, eh, nag-gugipit din na hindi rin nakakapagbao. Mm-hmm. Diba? Paano kung ano, late lang yung nag-ano sa kanya ng baon, diba? Mm-hmm. Parang ganun yan eh. Minsan sa private, ganyan eh. Pag nalilate lang yung nagdadala ng baon. Siyempre, diba? Naman ang tao. Totoo. Diba? Dumadaan tayo sa ganyang, sa nakaka-encounter tayo ng ganyang situation. Problema. Oo. Tsaka sitwasyon, diba? Lahat naman siguro. Totoo. Okay. Sabi nga, partner may nag-comment. Mm-hmm. Sabi ni Ma'am Andrea Jong, when you share, more blessings will come. Ayusin mo si Miss Andrea Jo. Sabi ni Miss Andrea Jo. Japan ba or nasa ano? Oo, nasa Japan. Hindi po kami nakakamali. Kasi pag Miss Andrea Jong. Nabasa ko noon si Miss Andrea Jong pagka nagsasaba ko dyan sa BTS. Oo, nung time na ano. Nung mga graveyard. Yeah. Totoo, sabi niya, totoo yan ha, when you share, more blessings will come. Pero, dun sa mga magbibigay naman, I mean, mag-share naman, huwag tayong dun to the point na, ay, may babalik sa akin ganito, di ba? Huwag tayong mag-expect. Yung bukal sa puso natin, di ba? Maganda kasing tumulong or magbigay ng tulong dun sa sarili mo na, ay, binigay ko to kasi gusto ko. Mm-mm. Hindi dahil na-expect ko na may kapalit. Yun nga. Totoo, di ba? Exactly. Tama ka dyan, partner. Hindi, yun nga yung sabihin, di ba? Di ba yun nga yung nabanggit na natin to nung nakaraan, di ba? Kapag yung isang tao kasi nagbibigay, it doesn't always mean na sobra-sobra yung meron. Totoo. Siya. Kagaya nitong si sir, siguro oo ngayon. Tingnan mo, yung co-workers na tig-3K sila. Diba? Sa ngayon siguro, meron na siyang maibibigay. Mm-hmm. Kasi nag-succeed siya eh. Mm-hmm. Pero noon, diba, through experience, siya mismo first-hand, naranasan niya raw pumasok na walang baon. Totoo. So ngayon, from that experience, naiintindihan mo yung perspective ng estudyante na mahirap. Diba? Kasi dumaan siya dun correct. Eh. Correct. So sa'yo magsisimula. Totoo. Ngayon, dyan, hindi ka nag-expect dyan. Ano bang mapapala mo sa estudyante? Mm-hmm. Sa totoo lang, di ba? Totoo. Although, yung estudyante, yan ang dahilan talaga. Totoo yan. Yan ang dahilan, ba't ka sumisweldo? Yan ang dahilan, ba't ka may trabaho? Pero at the same time, ano bang maire-return sa'yo ng personal ng mga bata? Wala naman eh. Pero bukal sa loob mo, dahil, alam mo yun, naranasan mo eh. Di ba? At saka, pag sarili mo kasing experience, talagang makaka-relate ka. Totoo yan, partner. Actually, yan talaga yung ano niya, yun yung background niya. Naging motivation. Oo, naging motivation. Sabi niya ganon, gusto niya daw maging role model sa kanyang kapwa teacher na in a simple way, makatulong sa mga kapuspalad na estudyante na hindi makakain kahit kumakalam na sa gutom. Correct. Diba? Nakakatuwa lang, talagang nakakasalut lang. Sabi niya ganon, ngayong teacher na ako, may kakayahan na ako na mag-give back, dun sa mga estudyante na alam ko naman yung pakiramdam ng mga panahon na yon. Kaya gusto niya na kahit sa konting halaga or sa simple na bagay, diba? Totoo. O sa iba nga eh, sa mga tao na hindi naman talaga ganun binibig deal. Pero ano ba yung mga binibigay na supplies din, sir? Mga... Tsaka hindi niya naman pinipilit din, eto ha, hindi po pinipilit ni Teacher Christian yung ibang teacher na mag-iwin to. Kumbaga, gusto niya lang maging halimbawa sa bawat tao din. Kung gagayahin nyo, eh, di nice. Pero hindi, at least, totoo. I'm doing what I want. Ginagawa ko kung ano yung feeling ko. Kaya ko. Mm-hmm. Diba? Kaya nakakatuwa tong si sir dahil talagang sasaluduhan mo. Oo, tama ka dyan. Pero syempre, yung mga magulang partner, ito. Yan naman. Magulang, sa mga magulang naman, syempre, magigets natin na yun nga eh, nagigipit eh. Kasi minsan ang magulang, kahit anong kayod, kahit sabihin mo ilan pa trabaho niyan, totoo. Kahit anong gawin niyan, hindi kasi talaga, dapat naiintindihan hindi naman ang estudyante. Totoo. Diba? Hindi nila sisisihin yung magulang nila, pinag-aral mo pa ako, di mo naman pala ako mapagbabaon. Diba? Pero alam mo kadalasan kasi ibang estudyante, hindi kasi katulad ng estudyante ng mga kapanahunan ng ano eh, di ba? Iba rin yung estudyante ngayun. Hindi ako papasok kasi wala akong baon. Ganon. Totoo yan ha. Ganon ang mindset. Di ba? Kadalasan, ganon yung mindset ng mga estudyante. Matapang na ngayon eh. Oo. Di ba? Pero kung tutusin, dapat
maging alam nyo din yung, kung alam nyo yung background nyo, alam nyo din na hindi sa lahat ng oras makakapag-provide. Correct. Diba? Pero kung, minsan ginagawa namin nung time na yon, kumakain kami sa bahay ng marami. Uh-oh. Para kahit maglakad kami ng malayo dun sa school namin, at least busog pa din may kami. May laman ang tiyan. Oo. Kaya lang talagang minsan, hindi talaga kami kumakain. Pumasok lang kami, ganon. Mm. Pero at least nakahabol naman ni mama. Oo. Kasi alam mo, ang hirap talaga maging single parent. Mm-hmm. Nung time na yun, talagang nakikita din namin yung hirap at pagod ng nanay ko. Kasi ilan kayo? Oo, diba? Apat kami. Tapos hindi talaga siya umuwi ng ilang araw kasi nag-work siya. Minsan nga 24 hours na eh. Kaya talagang nung time na yun, parang doon ko na-realize na hindi talaga sa lahat ng oras makakapag-provide yung parents ko. I mean, yung parent ko. Kasi mami ko lang yung time na yun eh. Kaya nakakatuwa lang na nire-reminisce ko yung gano'n na nabibigay, nakakapag-provide naman ako kahit papano doon sa parents ko para mag-give back ko lang. Pero sa part ng mami mo, sobrang nakakaproud. Sobrang. Nakapagtapos kayo. Oo, alam mo ba, lahat ng kaibigan niya. Ito, piniflex ko talaga yung mami ko. Oo. Kasi yung mga kaibigan niya doon sa Olongapo, doon kasi kami nag-grade school eh. Mm-hmm. Oo. Kadalasan, sinasabi nung mga ano niya, ang swerte niya sa nanay niyo kasi ganito, ganyan. Mm-hmm. Totoo yan ha. Kasi yung mami ko po ay single parent siya ng 19 years. Mm-hmm. Oo. Talagang pinrovide niya lahat para sa aming magkakapatid. Mm-hmm. Kaya nakakatuwa. Although nahihirapan, hindi kayo pinabayaan. Oo, totoo yan. Kahit, alam mo yun, parang gusto niya nang sumuko. Mm-hmm. Pero yung dalawa kong kapatid talaga, parang, kaya kayo mag-aral kayo na mabuti, ganyan. Pero alam mo, nakakatuwa lang din na sinasabi ng ibang tao. Kasi hindi kami mismo, hindi namin alam kung anong ginagawa ng mami ko at that time. Pero yung ibang tao na tinulungan niya, na dun siya nag-work, nakikita yung pagod puyat at saka yung dedication ng mami ko para lang makapag-aral kaming apat na magkakapatid, diba? Kaya nakakatuwa lang yung mga nanay talaga. No? Tsaka ikaw kasi as bata, no? Hindi mo rin pa ma-appreciate. Oo. Pero pag tumanda ka, ang alam ko lang kasi nun mag-aral. Correct. Oo, nung time na yun talaga, yun lang yung nasa isip ko. Mag-aral ng ganito para makapag-provide in the future. Parang naging ano kami, naging matured. Oo. Kumbaga, nung mga panahon na yun. Pero kaya hindi na namin inaalintana kung makakakain or hindi. Mm-hmm. Dahil nga hindi naman talaga biro ang maging single parent. Oo. Diba? Kaya nakakatuwa lang. Mas talaga si Christian. Sa inyo. Teacher dahil Christian. Kayo, nakakaintinding mga. Totoo. Kasi may mga anak na alam na yung sitwasyon, hindi pa rin maintindihan. Papunta na dun sa rebel department. Diba? Diba? Una sa lahat. Yan na, hindi ko get. Oh. Ako. Sige, partner, kaya mo yan. Perspective ko lang to, ha? Hindi ko gets. Tama. Bakit may mga ano, yun, may mga anak. Anak na to, hindi na lang to basta estudyante, personal. Totoo. Kasi ang anak, estudyante yan. Oo. Dumaan yan dyan. Oo, yan nga. Merong mga anak, diba, pag kayong walang pera, dun pa nagre-rebelde, alam mo nang wala kayong pera, dun ka pa sumasabay. Totoo. Para nagdo-double tuloy yung problema na nakaharap nyo, diba? Hindi ni. Eto pa, meron naman yung mga, ano naman, iba namang aspeto, pero sa pagiging anak din, pagiging, yung alam mo yung parang, iniwan ka ng ganito, kayo, mami mo, ikaw na mismo nagsabi, mami mo single parent for 19 years. Mm-hmm. So wala kayong tatay that time. Mm-hmm. Pero yun ba, nag-drive sa'yo na hindi, magbubulakbol na lang ako, mag-aasawa na lang ako. Totoo yan. Hindi, di ba? Hindi. Ngayon, bakit yung may mga, hindi ko kine-question. Gets ko. At ay iba't ibang perspektibo sa buhay. Oo. Bakit ganun pag iniwan ng tatay kahit nandyan yung nanay? Mm. Alam mo yun, mabibigay naman, mami mo, sinubukan, hindi sinubukan, nag-succeed siya na maitaguyod kayo kahit siya mag-isa, di ba? Mm-hmm. Nakikita mo na ganun eh, naghihirap na yung magulang Totoo. Mo, iniwan na ng ganto, siya na lang. Tapos ikaw sasabay ka pa, magre-rebelde ka pa, doon ka pa mag-aasawa. Diba bakit ganun yung mindset nung iba? Mm-hmm. Bakit? O sige, let's give it to them kasi hindi tayo ganun. Mm-hmm. Nahihirapan, partner. Oo. Pero parang hindi ba mas mahihirapan kapag dumagdag yung ganun, dumagdag ka sa ganyan? Totoo. Parang mas nakakaawa yung magulang. Mm-hmm. Kaya doon sa dapat ang maging ano dyan, doon sa mga kabataan ngayon, alam nyo dapat yung ano nyo sa buhay. Correct. Kasi kung ganun na nandun kayo sa, sabihin na natin sa ano, average level, hindi naman laging meron eh. Correct. Diba? Hindi rin laging wala. Exactly. Pero dapat marunong kayong umintindi sa sitwasyon. Mindset ba? Mindset! Yan! Tama ka dyan! Totoo yan. Kasi ngayon, feeling nung iba na kaya ko na yung sarili ko, ganyan. Oh. Kaya ko na ilaban to.
Alis na lang sa bahay na to. Meron pa dyan, yung ano, yung maglalayas. Isang karton lang naman dala. Maglalayas, tapos babalik din naman. Pag lumayas, wag nang babalik. Ang hirap eh, magma, di ba? Kasi pag naglayas ka, nagmalaki ka na eh. Oo. Di pag nagmalaki ka, eh panindigan mo. Mm-hmm. Pero may mga magulang naman talaga na. Hindi kasi matitiis. Oo. Kahit anong mangyari. Diba? Siya, anak is anak eh. Totoo yan. Kaya dapat, tayong mga anak, tayong mga kabataan din, dapat alam natin na, yung nan, kung wala sila, kung wala yung magulang natin, wala tayo sa kinatatayuan natin, tandaan mo yan. Exactly. Kasi kung wala kang respeto at paggalang sa inyong mga magulang, wala, B. Wala ka rin mararating. Ang gigigilak sa'yo. Hindi, diba? Pagka, yun nga eh. Totoo yan, ha? Doon nagsisimula eh sa magulang. Pero, paano yung mga walang magulang? Pero, yun nga eh. Depende kasi sa tao. Yun nga. Diba? Depende rin sa environment na nakalakihan. Bakit naman yung iba orphan, pero nakakapagsikap, nakakatapos. Totoo. Diba? Bakit yung iba, hindi naman lumaki na walang kinagis ng tatay at all. Kinagis na walang nanay at all. Cum laude, summa cum laude, magna cum laude. O, diba? Kaya nila kung ngayon. Tama. Ito naman eh, hindi pangangaral na para ay oo, hindi naman kami nagmamalaki din sa sarili namin na porket ano na kami sa katayuan namin. Ito lang to motivate people or sabihin na natin lahat. Oo. Kung kaya nung iba, bakit di natin try? Wala namang wala namang itatry natin. Oh, hindi naman kami mapag-desisyon, pero gusto lang namin ipamukha sa inyo. Hindi naman sa pag-desisyon, pero oy, alam mo ba? Di ba? Gusto lang namin ni ano na pag para matupad niyo yung pangarap niyo, nasa iyo din dapat yung drive. Oo. Dapat na magsisimula yan sa sarili niyo. Mm-hmm. At saka kung nandoon na kayo sa tuktok ng tagumpay, tama ba? Kung feeling mo, nandun ka na sa ano, huwag kayo masyadong magmalaki sa magulang nyo dahil hindi kayo makakapunta dyan na wala sila. Correct. Una diba? Sa lahat buhay mo eh. Yung the fact na nag-exist ka eh. Hindi mo alam kung 9 months, ang hirap kaya ng 9 months. Hindi pa ako nabubuntis pero alam ko. Oo. Ako sa agente. Pero alam mo yun, di ba? 9 months kang dinala. Tapos paglabas mo, umiiyak ka pa. 9 months din nila. Tapos pag laki mo, umiiyak ka. O, di ba? Anong karapatan mo? Ay! Pero di ba, alam nyo dapat yung hirap ng magulang nyo sa inyo din nung pinapalaki kayo. Kasi hindi naman kayo makakapunta din dun sa tagumpay na gusto nyo kung walang tulong nila. At sana pag napanood ng mga future anak natin, no? Matuto kayo dito. Totoo. Di ba? Hanapin nyo to. Today is September 6, 2022. Mark the calendar. Hanapin nyo to mga baby Rashid, baby Mara. Asa ka pa? Grabe naman. Parang ayaw naman ako mag-ano yun eh. Huwag naman ganun, kapred. Pero ayan nga, dapat nandun pa rin yung respeto at paggalang sa mga magulang. Kahit dun sa mga teachers, di ba? Dapat nandun pa rin yung respeto at paggalang nyo sa mga teachers. Kasi nakakatuwa to si Teacher Christian. Although ngayon kasi may mga teacher talaga na natotropa na eh. Kasi diba yung mga generation, beats, mga generation ng teachers natin ngayon, halos kaedad na. Totoo. Nakakatuwa. Pero mga nasa millennial stage. Kaya dapat, yung mga estudyante. Nandun pa din yung ano, limitation. Diba? Boundaries. Correct. Diba? Pero huwag mong yayayain naman na, sir, ganito. Ma'am, ganyan. Hindi naman formal. At ikaw, bilang teacher, hindi rin. Dapat alam, ay yung mga teacher naman, dapat ano din yung boundaries nila. Diba? Siguro pwede kayo maging friends na totoong friends pagka hindi mo na estudyante. Tama. Ganun, diba? Pero yun nga, nakakatuwa lang si Teacher Christian. Very saludo ang DWI. Saan niya mismo yung ano eh. Kaya gusto niyang ipaano naman sa mga kabataan at sa mga estudyante niya na napagdaanan ko to eh. Correct. Kaya ayoko nang may makaranas pa. O di ba? Ang ganda. Possible. Kasi hindi naman buong lahat talaga maaapektuhan ng pagbibigay niya ng classroom pantry. Eh. Totoo. Pero at the same time, yung makakayanan, kumbaga, at least naaambunan. Oo. Yun yung term. Totoo. Diba?
'Di ba? Nakakatuwa lang. Salute. 'Di ba? Salute. Yeah. Nakakasaludo lang si Teacher Christian. Sana marami pang ganito, hindi lang teacher, yung mga ano, basta may kakayahan. Diba? Oo, may kakayahan. At naman. Sana all. Oo, totoo, sana all. Kasi hindi naman tayo namimilit dito, pero yeah, may extra, 'di ba? Kahit naman siguro tayo. Oh, totoo 'yan. Kung sa personal, may sobra-sobra tayo, bakit naman hindi? Tama ka diyan, partner. Balato naman diyan. Oo. Pero ayan na nga, naku, inabutan na naman tayo. Kulang talagang ano natin, no? Sa oras. Oo, for the chika kasi, di ba? Pero alam nyo yung trending po, nakakapulot din kayo ng aral dito. Mm-hmm. Totoo yan, kapre, di ba? Ayaw ko sa'yo dyan, te. Yung self-support siya. Ganun talaga. Bakit? Nanonood kami sarili namin pala. Kanina magsisimula ang suporta. Sa sarili? Diba? Nakakatuwa nga kasi yung mga kwento natin, kaya siya nakakatuwa. Mm-mm. Dahil mga totoong kwento. Oh, alam mo, hindi plastic na, superficial na, puro ka, Malang, ganun. Kagaya niyan, yung shinare mo kanina, ikaw mismo naranasan mo. Totoo yan, tama ka dyan. Nare-relate din natin sa sarili natin. Pero heto na nga, bago tayo magtapos, naku, inabot na tayo ng oras, heto na ang ating verse of the day. Ang ating verse of the day, magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katwiran. Sa lupain ng katwiran ay gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng paghahari ng Panginoon. Mula po iyan sa Isaiah chapter 26 verse 10. Yan ang ating verse of the day. At ayan na nga, thank you so much sa lahat ng mga nakagapay natin sa himpilan sa panguna ng guwapong-guwapo. Ay, baka tayo dyan. Guwapong-guwapo. Ayan, si Engineer Fred Balamala kasama si Engineer Jeric Barreto. Social media writer na si Kim Gomez at ang ating communication assistants na sina Mica Cervantes at Isha Panlilio. Alam mo, babalakpak pa sana ako pero wag na lang. Okay lang naman bayo. For the own ano na lang support. Ayan, maraming salamat po ha sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa amin dito sa programang Trending Ngayon. Bukas po ulit alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, wag niyong kakalimutan. Ito pa rin ang inyong laging kasama at laging ka-trending. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Loxin. Susunod na ang Radyo Klinika kasama si Miss Marupa Hatisarne. Bye! Trending ngayon.